Out of nowhere trade nga ang nangyari ngayong araw na ito. Rockets at Thunder nagpalitan nga ng multiple players nila. Ito nga ang players ng Thunder na sila Derek Favors, Ty Jerome, Mo Harkless, Tayo Maledon at ang kanilang 2025 second round pick ay makukuha nga ng Rockets. Samantalang ang Thunder makukuha nga si David Nwaba, Sterling Brown, Trey Burke at si Marquez Chriss. Sa move ngang ito ay nakatipid ang Thunder ng 10 million. Ang Rockets naman ay nagkaroon ng extra second round pick at kapalit lang yan ay may extra 1 million nga sila sa team salary. Fair deal para nga sa both teams. A win-win scenario. Nakuha nga ng Thunder ang gusto nila, nakuha naman ng Rockets ang gusto nila. At sa ating next balita naman, the Milwaukee Bucks have shown a lot of interest in JC. But the Jazz would have to take back George Hill in a potential trade, and they weren't going to do that. That was kind of a non-starter for them. Interesado nga daw talaga ang Bucks sa sixth man of the year na si Clarkson. At sino ba naman ang may ayaw sa isang 3-level scorer player can get his own shots, plus maganda na at flexible pa ang kontrata niya. Pero ang ayaw nga ng Jazz sa pag-trade kay JC sa Bucks ay for sure nakasama nga daw din itong si George Hill na isang point guard. Hindi nga natin sure kung bakit ayaw nila. 1-year deal na lang ang natitira sa kontrata neto ni Hill at pwede rin naman nilang i-waive ito after the trade. Kaya nga hindi maintindihan ng ilang Bucks fans kung bakit nga ayaw ito gawin ng Jazz. Pero kapag nahanapan nga ng paraan ng Milwaukee na makuha itong si Clarkson dito nga sa Utah, ay for sure na mag-i-improve ang kanilang team. Adding a prolific scorer beside Giannis will for sure makakatulong sa kanilang dalawa. Luluwang ang spacing para kay Giannis at more looks naman, more open looks para kay JC. At para na nga sa ating panghuling balita ay pag-usapan nga natin ang parang pagpapagalit nga daw ni LeBron James dito kay Anthony Davis, a kanyang pagsasabi dito kay AD. Sabi ni AD, eto nga daw si LeBron ay in his ear. Sinasabi nga daw na kailangan niya na mag-take over sa team ng Lakers. Para bang ang gustong mangyari neto ni LeBron ay si Davis na maghawak na ng torch para nga sa Lakers at siya na ang manguna at hindi na nga itong si LeBron. Dahil kapag nga ginawa yan ni AD, naabot niya yan ay magiging next level talaga siya for sure sa kanyang paglalaro. Magiging dominant nga talaga siya dyan. Kaya talaga naman na paulit-ulit nga daw na sinasabi ni LeBron sa kanya ito na kailangan mo nang mag-take over sa team na ito at pangunahan ilid na nga daw ang team ng Los Angeles Lakers. At nang mabalitaan nga ito ng mga fans ng LA Lakers ay sumang-ayon nga sila. Dapat nga daw ay talagang itong si Anthony Davis nang naunguna sa team ng Los Angeles at katulong na lang itong si LeBron. Pero kabaliktaran nga raw ang nangyayari. Sabi pa ng ilang Lakers fans na pagod na nga daw itong si LeBron sa paghawak ng torch. Simula pa nga lang daw nung rookie siya ay siya na talagang naunguna sa mga teams. Kaya naman gusto nga ng Lakers fans na si AD ay tulungan itong si LeBron James. So tingnan nga natin this time kung magagawa na ba yan ni Anthony Davis ang dapat niya nang ginawa nung unang pasok niya pa lang dito sa team ng Lakers.